everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is May 10, 2021 mga kaibigan. Okay, so it's a Monday today. At kung di nyo pa po nagagawa or first time nyo po sa ating channel, please click subscribe. Meron po subscribe button nyo sa baba. Also mga kaibigan, huwag nyo rin po kalimutan pa i-click po yung like and share buttons. At huwag nyo rin po kalimutan, no? Very very important po mga kaibigan. Lalo na po kung gusto nyo po akong suportahan. E pa-i-click po yung ating pa-i-share po yung ating mga replays dahil napakalaking tulong po sa atin yan mga kaibigan. Also mga kaibigan, huwag niyo rin po kalimutan i-follow ako sa mga social media accounts. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Tayo po ay magbibigay pugay muli at isa-shoutout ang ating business partner na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay isang online gift shop mga kaibigan, at siya po ay nagbebenta ng mga ganitong klaseng personalized and customized gifts para po sa inyong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan. No Mother's Day, maraming po umorder sa kanya ng mga ganito, mga kaibigan, no Mother's Day. Pakita ko sa inyo. Yan, yung mga ganyang gifts. So. Diba? Si Mommy Bess. Bebs pa yan? O Bess? Bebs yata yan. Ay, may nagregalo kay Mommy Bebs ng diffuser na mayroong rose sa loob. Galing. Diba? Tapos ito pa, alam ko, libre yan eh. Okay, so yan, mga ganyang klaseng regalo, mga kaibigan. Mga mugs, na merong clock, ayan, mga tsaa, yan. So mga kaibigan, mga ganyang klaseng regalo po ang ginagawa ni Wonderfully Made para sa inyong mga minamahal sa buhay. So mga kaibigan, nalot ngayon dahil kakatapos na ng Mother's Day, no? Mukhang kailangan naman natin maghanda para sa Father's Day. Kami naman daw, mga tatay. So mga kaibigan, kung gusto niyo pong regaluhan ng inyong mga husbandry at inyong mga boyfriend, mga partners na lalaki at inyong mga katuwang sa buhay, pa-i-contact po si Wonderfully Made sa kanyang Instagram account. Pwede po sa i-message sa kanyang Instagram account. Meron din po siyang what do we call this, Facebook account, okay? Ito po ang kanyang phone number. Meron siyang Viber. Kay Viber, and meron siyang Laika, wonderfullymade.ph. Pwede rin siyang i-email sa makeyourwifebusy@gmail.com. Pero mga kaibigan, meron po lumabas na balita kanina na posibleng magpapaliwanag sa motivation nitong Antonio Carpio na to. Mga kaibigan, ito po, balita po ito kanina ni Bobby Tiglaw. Usual, kay Bobby Tiglaw tayo pupunta pagdating sa West Philippine Sea. Okay? Meron palang involvement itong si Carpio. Dahil dito sa grupo ng mga oligarko na gustong humukay ng langis sa Recto Bank or sa Reed Bank. Ito po yan, si MVP. Oh, di ba? Si Ong Pin. Si Ong Pin. Ito naman, pangalan nito, Razon. Ay, ito pala si Ong Pin. Yan, si Ong Pin. Ito naman, si Razon. Ito pala si Salim. Ito, isa lang yan, isang grupo lang yan, MVP lang. First Pacific lang yan, parehong yan. Okay? Ito si Salim, Indonesian oligarch. Si MVP, Philippine oligarch. Itong dalawa, si Razon tsaka si Ong Pin, Philippine oligarch. Hindi. The three magnates figured through Reed Bank they would be among the region's earth energy firms. Okay, ang tawag sa kanila ni ano, ni Bobby Tiglaw, this Recto Bank triad. Triad sila. Si Salim, si Pangilinan, na may-ari ng Philex Mining, kung saan nabili niya kay Ong Pin. Okay? At pangalan niya? Si Enrique Razon, na ngayon, may 70% ownership sa Manila Water. So, technically siya na ang may-ari ng Manila Water. At may-ari din siya ng ICTSI, if I'm not mistaken. At siya rin ang may-ari ng Soler. Oh,
So mga kaibigan, ito pong grupo na to, ang nangyari, gusto po nilang sila ang unang makahukay ng gas sa reed bank. Dito po yung reed bank na yan. Yan. Gusto po nila sila yung unang makahukay ng gasolina dyan. Kasi po mga kaibigan, paubos na yung malampaya. At bago po magpalit ng administrasyon, no, nagkaroon po ng service contract number 72. At sila po yung nanalo sa bidding na maghuhukay ng langis dito sa reed bank. Yan. Okay? Ito po yung reed bank. Ayan. Ngayon, mga kaibigan, ito po si Albert Del Rosario. Yan. Ito po si Del Rosario. Ito po ay napaka loyal na empleyado ng First Pacific. Okay? Si First Pacific po ang may-ari niyan, First Pacific. Ang may-ari po niyan ay si Manny V. Pangilinan. Ngayon, siya po ay director, no? Director po siya nung bago po siya napasok sa DFA. At nung umalis siya ng DFA, bumalik siya kay First Pacific. So mga kaibigan, sa pamamagitan ang kwento po dito ni Bobby Tiglaw. Okay? Sa pamamagitan ni Albert Del Rosario, ginamit niya yung kanyang impluwensya para magkaroon ng kapangyarihan at ma-connect itong si MVP, si Razon, si Ong Pin at si Salim kay Panot, kay Pinoy. Okay? Ngayon, nung maghuhukay na sila ng gasolina, nung magsurveying na sila sa reed bank, inaabangan pala sila ng Chinese Coast Guard at nagkaroon muli ng parang gulo. Nung nagkaroon ng gulo na yon, mga kaibigan, okay, doon na pumasok yung dito na umepal si Pinoy. Saan yun? Yan. Nung nagkaroon na ng problema. Yan. Nung nagkaroon na ng problema sa hukayan, biglang to the rescue tong Pinoy. Ang kutob lang naman to ng sumulat, no, na si Bobby Tiglaw. I have to suspect could only be explained if Aquino had acquired a stake in that $1 billion project. So, ibig sabihin, baka raw si dating pangulong Aquino ay nagkaroon ng konting investment, or baka nagkaroon ng usapan na, uy, tulungan mo naman kami, papartihan ka na lang namin. Parang ganon ang kwento. At dahil doon, mga kaibigan, sa isang sona ni Pinoy, inabanggit niya na baka dalhin namin itong kasong ito sa permanent court of arbitration sa Hague. Kung saan kinuha niya si Carpio bilang abogado sa PCA. Yan. Si Carpio na ang pumasok. Ngayon, mga kaibigan, ang hindi po malinaw dito ay kung sino ang kliyente ni Carpio. Ang kliyente ba ni Carpio? Ayan. Ito ang tanong. Ang kliyente ba ni Carpio ay ang ating gobyerno? Kasi kung ang gobyerno, mga kaibigan, dapat si Hilbay lang ang nandun. Kasi siya yung Solicitor General noong mga panahon na yun. Pero mga kaibigan, dalawa silang nandun. Si Carpio at si Hilbay. Sino ngayon ang nire-representa ni Carpio? Yung bansang Pilipinas ba? O si First Pacific? Ni MVP. Yun po yung sinusulat dito ni Bobby Tiglaw. So mga kaibigan, kaya pala sobrang ingay nitong Carpio na to. Kaya pala sobrang ingay
nitong mga dilawa na to, mga kaibigan. Bakit? Kasi po, ang usapin po dito ay hindi lamang Scarborough. Ginagamit lang nila yung Scarborough na yan, ginagamit lang nila yung issue ng soberenya na yan. Bakit? Kasi mga kaibigan, kikita sila sa gasolina ng Reed Bank. Yun pala ang ending. Yun po yung parang ending nung sinulat nitong ni Bobby Tiglaw. Pwede nyo pong basahin to, mga kaibigan, on your own. Pwede nyo rin po, nasa Manila Times po yan. So mga kaibigan, ano ba talaga ang pinaglalaban nitong mga to? Kaya mga kaibigan, sa usapin po ng soberenya ng Pilipinas. Ay, alam niyo mga kaibigan ako, no? As much as a patriot that I am. Nakakalungkod isipin na dahil sa katangahan ng mga pagkaganid ng mga tao ng nakaraang administrasyon ni nitong mga oligarko na sila MVP, si Salim, si Razon, at saka si Ongpin. At yung ganid nito ni Del Rosario, ni Carpio, ni Trillanes, at ni Pinoy. E nawala sa possession natin ang West Philippine Sea. Ayan. So mga kaibigan, maraming po salamat for watching us tonight. Okay? At maraming po salamat. Umabot po tayo ng around 1,200 if I'm not mistaken. At mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan manood po muli bukas 11 PM ng ating Coach Jarrett Live. Huwag niyo rin po kalimutan i-follow po tayo sa ating mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag niyo rin po kalimutan paki-follow po tayo sa ating social media accounts. Meron tayong Facebook, Twitter, Laika, and Instagram, Laika, and Big Kiss. So mga kaibigan, I'll see you all tomorrow at 11 PM on our next Coach Jarrett Live. Sa mga kaibigan po nating nasa abroad, God bless your day and your work. At sa mga kaibigan po nating nasa Pilipinas, God bless your rest. And I'll see all of you tomorrow, 11 PM on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone, see you again tomorrow.